loves, in today's reading, we will going to have channeled messages from spirits. Before time start, I would like to invite you to follow our other social media platform like IG account. And if you feel resonated with my energy, meron po tayong mga crafted cleanse and bless po sa ating Shopee shop, one and only shop dito po sa ating platform. Okay, let's see the energy first. So, what is the message from spirits? Okay, relationships. Most of my collectives are dealing with something na sabihin natin have to focus on the relationship, current relationship, any types of relationship right now. You also have to play the role na kung saan nag-enjoy ka. Like for example, ikaw ay nahihirapang makisama right now. Since na tayo ay nasa new moon phase, ito ay timeless by the way, pero ito ay ginawa natin during new moon in Taurus. Okay, so I also heard na ito ay may kinalaman sa friendship, my loves, sa relationship, kasi limitado dito yung relationship card natin with Libra. Do it with your partners. So, sabihin nga natin, kagaya na sinabi ko kanina, any type of relationship, friendships man yan. Meron dito, I feel na some of you ay masyadong nakulong sa kanilang comfort zone na ngayon ay nahihirapan. Sabihin natin, most of you na nakakita or nakakapanood nitong video ay introvert. I also hear that. So, since na ito ay new moon, merong pagbabago na mangyayari na kumbaga, the spirits encourage you to be prepared to sacrifice that zone. Okay? Kasi ang kailangan mo dito is to inspire others. Kumbaga, kailangan mong makipag-connect, kailangan mong i-consider yung kapwa mo. Although, sabihin natin na bakit ka ngayon ganyan, ikaw ay nasa comfort zone mo, mas nasa safe zone ka, my loves, nasa safe zone ka. And sabihin natin na the spirits wants you to know na hindi ka habang araw nasa safe zone. Kasi meron kang something na kailangang i-fulfill. And iyan ay sabihin natin, kailangan ay, kasi nandito ang fifth house natin, kailangan talaga ng, kailangan mo yan, yung relationship na yan, kailangan mo makipag-connect, kailangan mo matutunan na i-consider din yung kapwa mo. Balik tayo, bakit ka nandyan sa safe zone? Nandyan sa safe zone na yan kasi sabihin natin na ikaw ay nasaktan ng kapwa mo at mas mainam na nandun ka sa safe zone para hindi maulit yon. Pero as being child of the universe and the divine, kailangan mong intindihin, ikaw ang nakakaunawa, ikaw ang mas may malawak na pangunawa sa iyong kapwa. Okay? And I also heard na the spirits wants you to have fun romance and sabihin natin making art in every relationship that you have. Okay, so dito you have to sacrifice that safe zone. You have to sabihin natin lagi ka kasing nandun sa mood na kung saan mas gusto mong mag-isa kasi mas safe ka doon. Pero dito lumitaw pinaka-highlights, focus ng reading na to is about your relationship. How healthy is your relationship, your current relationship right now? Sa pakikisama mo sa yung mga kapamilya, kadugo, friendship, even the colleagues or yung mga co-workers mo, kumusta sila? Kumusta ang pakikisama mo sa kanila? Kasi right now, yes, maaaring nandun ka nga sa comfort zone mo na kung saan loner ka in or introverted, pero you have to be prepared to sacrifice that. Para sabihin natin, yan kasi yung only way, yan to inspire them, na sabihin natin despite sa lahat ng discouragement na nasaksihan mo, nandun pa rin yung fun interaction with them.
yung sabihin natin artistic interaction, it doesn't mean na kailangan mo makipag-communicate araw-araw, makipag-chat, maging belong sa mga group chats. It's not about that na yung sabihin natin pangkaraniwan. Pero, meron kang mga bagay na sabihin natin, andyan na din yung forgiveness. Meron kang mga bagay na kailangan i-consider para dito sa sabihin natin ma-heal yung inner child mo, yung takot mo sa ibang tao, yung pagtitiwala mo. Limito dito eh. I also heard na most of you have to heal your inner child. You have to heal your roots. Okay? So, nandito tayo sa sabihin natin yung pag-healing ng inner child mo, kung saan ka nag-e-enjoy. I also hear yung sabihin natin, masaya kang kasama, pero not totally, sabihin natin, tiwala ka sa mga tao. So, dito sa making fun romance, I also heard na, kagaya ng sinabi ko, hindi yung typical na kailangan mo makipag-communicate araw-araw sa mga any type of relationship mo. Pero, kumbaga, hindi mo, spirits wants you to encourage na i-enjoy kung ano man ang connection na meron ka ngayon. Okay? I-enjoy kung ano man ang connection na meron ka ngayon. You have to sacrifice your comfort zone para ma-fulfill. You have to trust. You have to sacrifice with the trust of a child. Para, kumbaga, maging mababaw ka ulit. Parang ikaw kasi yung tipong individual na napakahirap mo ng once na nag-withdraw ka, parang ang hirap mo nang ibalik. Maging mababaw ka ulit. I-enjoy mo ang mga bagay-bagay. So, I also heard na some of you ay makaka-experience may darating sabihin natin na gatherings. So, doon pwede ma-i-express mo yung fun romance for your relationship. But the boundary is still there. The boundary is still there. Healthy boundaries. Kumbaga, eto, merong boundaries dito, but sabihin natin, hindi kayong tipong parang nilulugmok mo yung sarili mo as na i-feel mong mag-isa ka. So, spirits wants to encourage you, i-enjoy mo kung ano yung connection na meron ka. Okay? Maging bata ka ulit. Yung mabilis kang, sabihin natin, yes, mabilis kang mauto, mabilis kang mapatawa, yun. Mabilis kang mapatawa. Kasi, dito sa zone mo, since na nakilala mo na yung mga tao sa paligid mo, parang ang hirap mo nang hulihin, ang hirap na ulit hulihin ng loob mo, my loves. Okay, so, meron dito, oo nga, masyado ka na ngang naging one side. Sabi natin, nandun ka na sa part na parang imbalance na. Kumbaga, nandito ka sa earth para sabihin natin makipag-connect. We are one. Yun ang ano, huwag mong kakalimutan yan, my loves. Kahit gano'n nakasama ang loob mo sa paligid, sa lahat ng connection na meron ka, you still have a purpose with them. You still have a purpose, and one of that is to inspire them. Okay? And sabihin natin, sila ay part pa rin ng iyong mission and purpose here. Yes, and oh my gosh, my loves, lumitaw dalawa dito sa card, imbalance, and dito naman disharmony. So dito, nandito yung misalignment, my loves. Kung ikaw ay nafe-feel mo na mag-isa ka, you are not aligned. You are working alone. Okay? So, that can leads you into poor work quality, my loves. You have to build some team. Kasi dito, may imbalance, and dito, lumitaw na nga yung disharmony. You are working alone. With, sabihin natin, Three of Pentacles in reverse. My loves, di ba sabi ko kanina dito yung loner, ano mo? Ito na nga, lack of teamwork with Three of Pentacles in reverse. Also, the Emperor in reverse, lumitaw dito. You have excessive control with your feelings.
You have an excessive control with your feelings and emotion right now na parang to the point na kahit anong pagpapatawa sa'yo, hindi ka na kayang patawanin ng paligid mo. Dahil sobrang kontrolado mo na siya. Ayaw, kasi my loves, kung ito ay ito, kung hindi lumito itong ano natin na fan card na inner child, pwedeng sabihin na ito ay warning sa'yo na huwag ka masyadong mababaw. Pero dito kailangan mong maging mababaw, kailangan mong i-heal yung inner child mo, my loves, kasi nandun ka na sa excessive control ng emotion na parang halos hindi mo na talaga nakikita or naging bato ka na when it comes to your connections. Okay, so what do you need to do? Ano ang mga kailangan mong gawin para magkaroon ka ng balance when it comes to your relationship and partnership? Okay. Although na sabihin natin, the spirits advises you to connect, to heal your inner child through connection, through your connection, but it doesn't mean na ibababa mo na ulit yung iyong boundaries. Kagaya na sinabi ko sa inyo, healthy boundaries, because lumito dito yung arm, your spiritual warrior. Kumbaga, your spirituality, your sabihin natin, your energy, nandun pa rin yung protection, nandun pa rin yung boundaries, but it doesn't mean nga na magpapakabato ka. Okay? Kailangan mo din mag-enjoy sa life. Kailangan mo mag-enjoy through social gathering. Diba ang bata? Kumbaga sa bata, pag bata ka talaga, bihira yung bata na loner. Mas masaya sila kung sila ay nakikipag-socialize. So, ito yung advice sa'yo. Heal your inner child with, sabihin natin, sacrifice your comfort zone with the trust of a child. Okay, rewrite your code with rainbows. So, kagaya nga ng sinabi ko kanina, diba, nakatapat siya dito sa disharmony. Ngayon, kung iniisip mo na kaya mong mag-iisa, rewrite it again. So, with rainbows, sabihin natin, rewrite it colorfully. Na, siguro, yes, maraming nagpaka-discourage sa'yo sa paligid. Pero, paano mai-inspired yung sarili mo? Sabihin natin, yes, napapalibutan ka ng mga taong hindi totoo sa'yo, pero kailangan mo pa rin silang i-consider. Okay? So, dito, yes, nandiyan consideration, but nandiyan pa rin yung boundaries. At isa pa sa na, ano ko, kasi naapektuhan din dito yung iyong heart. Okay? And then yung iyong inner child na mag-enjoy. Masya, ako baga dito sa Emperor in Reverse, excessive control ka na. Masyado ka ng big ang ego mo when it comes to your different types of connections. Siguro, sabihin natin, kailangan makipag-fan socializing ka pa. Or sa mga may darating activities, kailangan makipag-socialize ka. Increase your firepower with the topaz. Okay. So, when you're aiming in the right direction, sabihin natin, bakit? Mas enjoy ako sa ganitong zone. Pero, kung ikaw ay lalo na sabihin natin, nag-aaral ka, nag-study, or studying, or working, kailangan mo pa rin ng ka-team. Diba? Kailangan mo pa rin ng ka-team. So, dito sa atin, increase your firepower. Ando pa rin yung willpower, yung goal mo. Kung mas masaya ka ng mag-isa ka, but you have to balance that na meron ka pa rin dapat i-consider na iba. Okay? You have to consider other people. Okay, so dumating dito, some of you, if ikaw ay sabihin natin, masama talaga loob mo, makaka-receive ka ng something na messages or some promises. Messages. Okay. Kasi lumito dito yung letter. So, merong letter na masasabi natin genuine ang lama, ang ano yan. More about sabihin natin renewal dahil lumito ang promises. You deserve sa judgment also, I heard that. So, pwede yung judgment na yon ay may kinalaman sa communication na to na sila yung magpo-first move kung nasaktan ka man nila.
let's pull one more card. Good news. Yes, ayan na nga, tama pa. Meron pa parating na communication and good news. Okay, with this card. The good news card and communication card. Di ba parating my loves na good news sa'yo? And sabihin natin, malapit na siya. Okay? So, they are arriving with this letter. Satan certainly promises or sabihin natin proposal or luck. Pwede din na, yun nga, forgiveness. Or apology. Wow, okay. So, dito with the moon card. Pwede sabihin natin na, diba ngayon ay new moon. So, meron pagbabago, malaking pagbabago. Trust your intuition pa rin. I heard na merong paparating sa'yo. But this one is full of emotion, okay? Full of emotion yung paparating na to. Maghanda din. Kasi lumitaw yung moon with this sa pagitan ng cavalier and the leather card. So, sabihin natin, trust your intuition. Sa ibang deck kasi, medyo decisive yung moon. Pero dito, makinig ka sa iyong intuition. Kung sa tingin mo genuine itong communication na to, yes. And pwede din some of you ay makakapag-fulfill ng emotion. Okay? So, let's see the final advice from your spirits. Purification. It is time for cleansing and detoxification of your body and mind. Okay? I-purify. Ayon. My loves, your spirits are encouraged to purify. Kasi, sabihin natin, nandito ka sa safe zone mo, pero sabihin natin, andyan yung grudge. Nakahahawa ka pa rin, masyado ka pa rin matigas. Kumbaga, laman at laman lagi itong mga connections na to ng sabihin natin ng heart mo. May care ka sa kanila, pero nandun pa rin, sabihin natin, yung emotional torture na naidulot nila. You have to purify those memories and energies na kumbaga na i-attach sa'yo, yung mga ibinato sa'yo. You have to purify your body and mind, my loves, kasi masyado ka affected and your spirits are concerned with you. That's why na-advise ka nilang mag-enjoy, have fun. And also the sacred places or spaces. If ever na sabihin natin nahihirapan ka or eto nandun ka na nga sa safe zone mo, isabay mo na din dyan since na nag-enjoy ka sa safe zone mo para mas maging malalim and malawak yung understanding mo na bakit kailangan mo pa i-entertain o kumbaga masaya ka naman na dito sa yung safe zone, sa yung pagiging introvert. Pero dito kasi, my loves, sabihin natin, makipag-connect ka sa yung kay Divine. Like for example, you have to set an altar or visit a power place na kung saan makakonect ka at makakakonect ka kay spirits and maintindihan mo bakit ba kailangan mo i-consider itong mga partnership na to. Maaaring ito ding sacred place na to ang makapagbigay sa'yo, makatulong sa'yo para makapag-forgive and ma-purify. Okay, my loves, and that's all for this reading. Thank you so much and see you in my next one.